What's up mga Lodi? Sa video na to, mag-unbox tayo ng Samsung Tab A 10.1. Bago tayo magpatuloy, ay inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa channel na to, pakilike na rin, and share ang video na to. So mga Lodi, buksan na natin ano bang laman ng box na to. So, ito yung tablet. Ito yung earphone. Ito yung charger. Tapos, ito yung tool pang bukas ng SD card tsaka SIM card. Buksan na natin yung tablet mismo. Ang kulay na available nung bumili ko ay gold. So no choice. Pero may ibang kulay pa, silver at saka black. So meron siyang speaker na dalawa. Tapos Type-C charging port. Then ang kanyang buttons for on and off, ito saka volume, then front camera, tapos ito yung rear camera niya. So sa specs naman tayo, ang processor niya ay 64 bit octa-core processor, then ang RAM ay 3GB memory RAM, ang storage ay 32GB and up to 512GB micro SD card. Then ang resolution niya ay 1920x1200. Ang kanyang rear camera ay 8 megapixel with autofocus. Then ang front camera ay 5 megapixels. Sa video recording resolution naman ay 1080p at 30 frames per second. So sa battery naman tayo, meron siyang 6150 mAh. Pag gagamit ka ng wifi, magagamit mo siya up to 13 hours. Ang video playback time naman niya ay up to 13 hours din. Mga Lodi, ang tablet na to ay best mid-range tablet for online school. So bakit ko nasabing mid-range? Kasi ang presyo niya ay 16,990. So ang masasabi ko, medyo hindi siya budget meal. Then sa specs wise, okay siya. Meron siyang 3GB memory RAM. Pag sabay-sabay ang apps na bukas, hindi siya maglalag. Then ang kanyang storage naman ay meron kang 32GB para sa mga storage mo, at saka expandable siya hanggang 512GB micro SD card. So marami kang mailalagay. Actually, ang tablet nito ay para sa anak ko. Gagamitin niya sa online class niya. So when it comes to online class sa mga bata, hindi pa natin alam kung ano bang ibibigay sa kanila, kung video ba, mga PDF, mga JPEG. So dapat ang tablet na bibilhin mo ay specs ready na for online class. So ano bang specs ang magagamit ng mga bata sa tablet na to? Unang-una yung camera. Kailangan mo ng malinaw na camera for video call. Then next, yung malaking storage mo. Kailangan malaki ang RAM para hindi choppy or hindi lag pag nag video call. Kailangan mo rin sa tablet ang malaking monitor. So advantage yung malaking monitor para kitang-kita ng bata yung naka-PDF, yung video. So since bata ang gagamit, kailangan mong palagyan ng screen protector yung tablet. Then bibilhan mo rin siya dapat ng kanyang case para additional protection din. Then ang mabibili mo pang isa ay ang micro SD card para may extra storage ang yung tablet. So mga Lodi, sana nakatulong ang video na to sa pag-decide nyo sa pagpili ng gadget para sa online class ng mga anak ninyo. Kung sa tingin nyo nakatulong ang video na to, please subscribe, like, and share this video. Thanks for watching.